Hello, good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Ang pag-uusapan po natin ngayon, yung tungkol sa seduction. Ano ba yung seduction? Pag-uusapan po natin yan maya-maya, promise. Hello, good day po sa atin lahat. Ito po yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Ang pag-uusapan po natin ngayon, yung tungkol sa criminal law, yung tungkol sa seduction. Ano ba yung seduction? Daming nalibanda sa seduction but hindi natin alam ano ba talaga itong seduction. Actually, ang seduction, dalawang klase ang seduction. May qualified seduction, may tinatawag din simple seduction. So, anong pagkakaiba ng qualified seduction and simple seduction? Ang qualified seduction, dalawang klase yan. Una, yung pag-aabuso of your authority. Kailangan yung accused committed grave abuse of authority and ginamit niya yung authority niya laban sa kanyang biktima. Ibig sabihin, may moral ascendancy siya sa kanyang biktima. Like for example, professor siya. Pangalawa, teacher siya. Priest siya. Supervisor siya. Or may authority siya. Amo siya. May authority siya or tinatawag na moral ascendancy sa kanyang biktima. Pangalawa, kailangan yung biktima must be at least 12 but not more than 18 years of age. Ibig sabihin minor, 12 to 18. And pangatlo, the victim must be a virgin. Ano ba yung virgin na pinag-uusapan natin sa batas? Dalawa ang klase na virgin. May tinatawag tayong virgin de facto and virgin de jure. Ang pinag-uusapan natin dito, hindi yung virgin de facto or virgin in accordance with medical science. Ang virgin na pinag-uusapan natin dito, yung virgin in accordance with the law of the Philippines or virgin de jure. Ano ba yan? Ibig sabihin, kahit may experience na siya na makipagtalik, basta sa isang tao lang, she is still considered a virgin. But kung may ibang tao na other than the accused, yan, hindi na siya virgin. Ibig sabihin, kung may nangyari na sa kanila ni accused, isang beses, dalawang beses, she is still considered a virgin in accordance with Philippine law. Yun ang tinatawag na pag-aabuso of your authority if you are the accused. Pangalawa, may tinatawag ding pag-aabuso of your relationship. Kasi pag-aabuso of your relationship, the victim may be your sister, your descendant. Ibig sabihin, in this seduction, only the women can be a victim of seduction. Because when you say virginity, ang pinag-uusapan natin dyan, babae. Walang virgin na lalaki in accordance with Philippine law. Kasi yung pinag-uusapan natin virgin, we talk only about labia majora, labia minora, about the sexual organ of a woman, ng babae. Hindi naman magbabago yung sexual organ ng lalaki kung may nangyaring sexual related experience sa kanya. So ibig sabihin, there is no such thing as virgin in accordance with Philippine law sa mga lalaki. Yung pinag-uusapan natin, pag virgin ang pinag-uusapan, babae lang. Ibig sabihin, yung seduction na pinag-uusapan, babae ang biktima. Una, when you say abuse of relationship, maybe the victim may be your sister, your descendant. Pangalawa, hindi kailangan na virgin. Basta pag-abuso is your relationship, hindi kailangan na virgin. Hindi kailangan 12 to 18 years of age. Ibig sabihin, maybe you may not be a virgin, maybe you're already 30 years of age, but you can be a victim of seduction kung ang accused may pag-abuso of your relationship. So yun ang tinatawag na qualified seduction. Ang simple seduction, pag wala doon sa requirements na sinasabi ng batas, then yun ang tinatawag na simple seduction. Ang qualified seduction, ang may penalty dyan hanggang 6 years na kulong. Ang simple seduction, ang penalty dyan kung mapapatunayan na you are guilty of simple seduction, ang penalty naman dyan is 6 months na kulong.
So ito yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. By the way, salamat po sa pag-subscribe po sa Facebook page po natin, sa facebook.com/MarkTolentinoLaw, and sa YouTube page po natin, youtube.com/MarkTolentinoLaw. And please, for free legal advice, please call me, landline within Metro Manila, 209-6203. I repeat po, 209-6203. Or mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber sa 0917-329-5353. Thank you po.